Hi guys, welcome back to my channel guys. So thank you for supporting my channel guys. So isa na namang unboxing ang ating gagawin, kung ano na purchase natin ngayon guys na item. So ito guys is yung okay guys, so itong na purchase ngayon natin guys is mini charging fan. So, folding watch ito guys. So, para sa mga bata or sa mga teens natin, okay? Sa mga anak natin. So, i-unbox natin ito guys. Titingnan natin kung worth it ba, okay? Sa halagang ano lang ito guys, 149 pesos. Pagkasamang shipping fee, umabot ng 187 pesos guys, okay? So, yan guys. Titingnan natin kung quality ba siya or okay ba para sa mga kids natin guys. So, first thing natin gagawin is i-unbox muna natin guys. Check natin kung buo yung ating item guys. So good thing nilagyan ng seller ng fragile guys. So talagang iningatan nila. So ito siya guys, yung ating item. Okay? Ayan. So ito yung item natin guys. So i-unbox natin. Tingnan natin kung okay. So naka-bubble wrap siya. Mukhang safe naman yung ating product guys na dumating. Okay? So within 3 days or 4 days guys, dumating na siya agad sa akin. So napakabilis yung kanilang delivery. Ayan. So dalawang box siya guys, total na dumating. Okay. So i-unbox natin. Ah. Mukhang mali yung dumating guys. Hindi ito yung in-order natin. Mali guys, hindi ito. Yan guys, so ito yung sinasabi ko guys. So nag-order tayo ng mini charging fan guys. So ito siya dapat. So ang dumating sa atin guys ay ito. So ngayon guys, ayan, disappointed ako kasi iba yung dumating sa akin. So hindi yun ang dumating guys. Yan guys, hindi ko alam kung scam ito or kung totoo ba tong seller na to guys. Although dalawa yung binigay niya, ang importante sa akin is kung ano yung in-order ko, yun sana yung binigay niyo guys. Kahit isang item lang yan. So i-re-return ang item ko to guys, i-chat ko sa kanya. Tingnan ko kung ano yung sasabihin niya kung ipapareturn niya to guys. So update ko kayo kung ano yung magiging outcome nito guys. Tingnan natin kung makikipag-communicate ba yung seller sa atin. I-change ba niya kaagad. So hindi ko alam kung kaninong fault to guys. Siyempre sa seller talaga. Kasi mali naman talaga yung binigay niya. So yan guys, be aware sa seller na to guys ha. Hindi ko naman sinasabing scam siya pero tatry natin makipag-communicate. So may mali sa in-order natin. 3 days later. Okay guys, so ang nangyari sa in-order natin una guys, ang ginawa natin is nag-request tayo ng return guys, return refund. So nangyari guys is ni-refund naman nila yung ating binayad guys, okay? So bumili tayo sa ibang seller guys, so ito na siya. So dumating na kagad guys yung ating biniling pamalit dun sa ating in-order na wrong item na dumating guys, so ito na siya. I-unbox na naman ulit natin ito at titingnan natin kung tama din yung binigay nila. So yun guys, so yun sa mga naka-experience ng ganun guys na nag-return, nag-refund, paki-comment down below. Kasi ang ginawa sa akin guys, ni-refund nila yung pera guys, pero hindi na nila kinuha yung item guys. Hindi na sila nag-request na i-return ko pa yung item guys, so hindi ko na rin binalik. Kudos sa seller, nag-reply naman siya kaagad guys. So hindi naman siguro scam, baka nagkamali lang or hindi ko alam. So sa mga naka-experience ng ganun na mali yung binigay na item tapos hindi na kinuha yung ating item na nakuha guys, pero ni-refund nila yung pera, yun, paki-comment down below kung ganun nga ba talaga. So first time ko na experience yun. Pero okay na rin yung guys, thanks to the seller. So ito guys, ibang seller ko na binili itong item na to, yung ating fan watch. So itong fan watch na to guys is para sa mga kids or mga anak natin guys. So kaya ako pinurchase to. So try natin i-unbox guys, tingnan natin kung tama ang binigay or mali na naman guys ang dumating sa atin. So try natin i-unbox muna, tingnan natin yung item natin guys. So safe yung product na dumating. So naka-bubble wrap pa sa loob. So try natin i-unbox guys. Yung una guys, yung ating unang na-purchase is mas mura siya, 149, pero yun nga, mali yung item na binigay. Kaya hindi na ako bumili doon sa seller na yun guys. Ito guys is nasa 200 plus na siya. So try natin kung tama yung item na binigay nila, kung may problema ba. So may invoice pa siya guys. So nandito kasama. Then sa loob, ayan guys. So nakarap pa siya sa carton guys. Yan. So ito na guys yung ating product. Sana safe at walang damage. Yan, so tama naman yung item na dumating sa atin guys. Medyo napipilang siya pero sa tingin ko safe naman tong product natin. So ito yung charger niya guys na kasama, USB type. Sa dulo niya, female jack siya guys. Kaya, hindi siya type C or yung mga usual na USB. So ibang klase yung charger niya guys. Then ito na yung mismong ating unit or item na watch fan. Inalagay siya dito guys, ganyan.
So, para sa mga babies or sa mga teens. Ayan. So, ilalock lang dito, guys. So, sasample ko na lang sa inyo. Pag pinush nyo, ayan, mag-open siya. Then, dito, sa left side, dito yun na yung fan speed niya. Tsaka, power on button na rin. So, okay naman siya, guys. Nakakahangin naman talaga siya. So, maganda para sa mga kids natin. Lalo na yung mga babiyahe-biyahe. Hindi na kayo magdadala. Nandito na siya mismo sa kanyang hand. Okay? So, parang ano na siya, guys. Hindi mo na kailangan hawak-hawakan pa. So, para sa akin, guys, so okay na itong nabili natin. Kapalit nung una nating binili. So, goodbye na ngayon ito, guys. Sulit naman na sa presyong binayad natin, guys. Okay? So, yan, guys, yung ating review sa FunWatch na to, guys. So, please subscribe, share, and hit that notification bell para kayo laging updated sa mga videos na i-upload ko pa, guys.